agad ang naiisip natin, di ba? Mm-hmm. Alam mo, sa turo ng kabit-kabilang pag-aaral at siyensya, Susan, aba hindi na lang yan ang pwede mong makuha mula sa kakao. Ay, ganun ba? Oo. Uh-huh. Marami pang bagay na siguradong mapagkakakitaan dahil dyan. Yan ang kwentong inalam ni Marisol, Abdurrahman. Kakao is equal sa tsokolate na panghimagas o kaya ay inumin pampainit. Pero hindi lang yan ang pwedeng makuha mula sa puno ng kakao. Dahil bukod sa beans, ang balat ng bunga, katas at dahon, walang tapon. May 49 na magsasaka na miyembro ng Cacao Farmers Association of Nagcarlan, Laguna o CIFAN ang nagsusulong na mapalago ang industriya ng kakao. Mabilis po siyang alagaan. Maganda siyang itanim kasi friendly po siya sa climate eh. Ang kakao po, pag nag-start na siyang mag-flower, maghintay lang po tayo ng mga 5 to 6 months, makakaharvest na po tayo. Kapag may tila umaalog na sa loob ng bunga ng kakao o pods, perfect na itong anihin. Ang cacao beans ay dumadaan sa proseso ng fermentation at pagpapatuyo sa araw. Pagkatapos ay dadaan ito sa proseso ng roasting, tatanggalan ng balat, saka dudurugin bago maging tableya na ginagamit para makagawa ng tsokolate. Ang isa sa sikat nilang produkto ang tableya ice cream. Pagsasamahin lang ang all-natural ingredients gaya ng tableya, homemade choco spread, gatas at cacao nibs o yung dinurog na cacao beans. Patitigasin sa freezer at pwede na itong lantakan. Lasang-lasa mo yung tableya. Very organic yung lasa mo siya. Yung sweetness, yung bitterness, very crunchy, very sweet nung cacao nibs. Hindi lang tamis ang pwedeng makuha mula sa cacao. May hatid din itong anghang na kikiliti sa inyong taste buds, ang tableya chili sauce. Sa umpisa talaga niya, nagkaroon ako ng idea. Gawa nung tanim ko sa aking farm ay sili tsaka kakao. Bawang, sili tsaka oregano. Yung amoy niya, mabango, tapos amoy tsokolate. Kaya rin daw magpaganda ng kakao. Isa sa mga produkto ng kakao, byproduct ng kakao, ay ang paggawa ng soap. At bagong develop na po namin ang mga lotion bar at lip balm. Kung akala nyo na ang cacao beans lang ang mapapakinabangan, ang pods na pinagtanggalan ng beans ay pwede gawing fertilizer. O kaya ay briket o uling. Ang galing! Ang mga dahon naman ay kanilang pinatutuyo at kinukulayan. Ginagamit itong dekorasyon sa lampshades. Tinutulungan din ng Department of Agriculture ang grupo sa pagproseso at pagbebenta ng kakao. Malaki pong tulong sa mga residente po ng Nagcarlan kasi kumikita na po talaga kami. Tunay na mapagbigay ang kalikasan pagdating sa pagkain gaya ng kakao. Sa tulong ng siyensya at imahinasyon, tiyak hindi lang tamis ang inyong matitikman, kundi samot-saring sarap na aayon sa inyong panglasa. Ako si Marisol Abdurrahman at yan ang kwentong Dapat Alam Mo.